Hi mga ka-story! Say hi din, Runrun! Hi! Welcome to our vlog! Welcome Dayon! Welcome to our vlog! Yay! For today's video is magluluto kami ng kulo. Ano sa Tagalog ni Ma? English. So magluluto kami nito, gawin naming candy. Ano ma? Candy. Pero first is hiwain namin kasi ilalaga muna no. Then after is kukuha kami or gagawin kami ng gata, no? Oo, na maglatik. Maglatik ng gata para sa baw nito. Yeah. No, di or vlog. Oh, Runrun here. Oh. Say hi, Runrun. Hi, Runrun. What are we cooking? Give me spaghetti. Spaghetti, Ron. Spaghetti. Ayan, hiwain na po namin. So, ganyan paghiwa kasi igagata. Ay, gagata. Ano, ilalaga muna siya. Then after malaga is gagatain natin para maging ano siya. Candy. Pwede din siyang binignit style. Pwede din siyang candy. Pwede din siyang jam. Crackers. Yes. Yung crackers. Masarap siya. Yung ifa-fry mo man, no? Parang banana crackers. Banana cracker. Pero i-dry pa man ata, no? So, mahaba ang process kapag ganun. So, ang gawin namin ito is leche type lang yung gata. No? So, ito na yung half niya. So maraming tao nito na hindi nila alam na makakain pala to. Kulo in our term in Bisa, in our dialect, Bisaya. No, Runrun, what are you cooking? Spaghetti? Give me spaghetti. Ito na yun. So super sarap nito once naluto na siya. So try this one in your home, in your place. Baka meron kayong ganito. So it's called kulo in our term. Ayan. So, para siyang nangka style, pero yung nangka kasi is marami siyang parang tinik-tinik. Ito, plain type lang siya. Walang deso. Yes. Ito lang yung sa gitna niya, nakukunin natin kasi ito yung lulutuin natin. Ganyan. Super sarap nito. Ganyan. Tingnan nyo. Oh. Right, Runrun? Say hi, sabi. What are you gonna cook? So, ito na hinihiwa na natin. Tapos, prepare natin mamaya ang kalan para ilaga natin ang, what's this? Kulo! Yay! Tingnan nyo, oh. So, meron siyang, ano, dunot na in our term, in Bisaya. Dunot siya, na dunot. So, dalawa lang muna yung gagawin namin. Actually, tatlo yung nabili namin in different sizes. So, pag... so, pagbili namin ito, it's, ano, 3 to 100. So, 3 pieces, 100. Wala namang lain. Ito na lang yung last kasi bihira lang to dito sa amin sa Alegria. Maraming ganito sa Bantayan Island ba no? But here in Alegria, Cebu, in the south part of Cebu, so walang masyadong ganito. So nabili namin ito kanina pa. Uwi kami dito ng Alegria doon sa may Barili area. Yes. So bihira lang talaga to kasi akala nila siguro hindi ito nakakain. Parang ano lang siya, char-char. Yung kung titingnan mo siya, para siyang or yung guyabano ba, pero matinik ang guyabano, no? Oh, pero nangka style, yellow yung nangka, pero ito green. So green talaga ang kulay niya nito, either hilaw pa or gulang na. Gulang in our term, tigulang, tiguang matanda, di ba Ron? Say hi Runrun, oh. Yay! Stand here over so that you will be seen in the video. Where's my spaghetti and french fries? Why you put the spaghetti there? So Runrun is cooking spaghetti for us. Yay! What are you gonna buy? Palit soba. Palit? French fries? Spaghetti and? What's the soft drinks? Beer? Huh? Coke? May kuchilyo mo. Yes, so that's it. So marami siyang mga ano, mga daot-daot. Doon na lang yun, ang tatlo namin, ubusin na lang talaga namin tatlo kasi marami siyang mga dunot-dunot. Ganyan. What's the English of this one? Breadfruit pala ang English nito. Breadfruit. Ayan, kasi... Yes. So breadfruit in Bisaya, kulo. So kung imo siyang baliktaron, weird type or weird name din. Bisaya type. Kulo! Pero we don't know what's this in Tagalog. Mahal man daw sa Cebu. Mahal kasi ito sa Cebu City. 50 per piece. Or maybe 50 pesos a kilo. Ayan. So ayan, nahirapan sa pag-iwa yung mother ko. Runrun, where are you gonna go? So ayan na, na-prepare na yung ibang ano namin. So, prepare na lang namin mamaya is yung lubi or coconut for the gata. Lubi in our term. Sa
sa Tagalog, niyog ba yung ano? Lube? Niyog. In our term, lube. Para sa gata nito. And then you're gonna mix also sugar with it, mano. After mo lalagain, so magsusoft na siya, tapos igagata mo with brown sugar. So yan na yun, mano. Kung gusto mo ng ibang putahe, pwede mong gawing parang binignit style. Yung meron siyang mga iba't ibang sangkap, mano. And then you can also do it like candy type, yung ibibilad mo na to, tapos ipa-fry mo. Mas masarap yung candy style, yung ano nito. So ayan na, so we're gonna prepare later and then makikita natin ngayon ang complete, ano nito, ang tapos na naluto nito. Kaya see you later! So ayan na, ilalagay na namin para ready na for, iwain mo na, ready for laga. Lagay lang siya ng tubig, maybe half lang ma, or full. Half lang ng water nito. Hindi na siya kasha, so dapat malaking size ng ano. Hey, dapat dako na kaldero. Hindi siya magkakasha. Kasi mag ano pa to? Dalawin na lang namin. Kasi mahirap na maghugas ulit, nahugasan na to. Ito na muna, ano na, dalawang batch. Second batch. So, ayan na, ilalagay ko na sa, ano, lulutuin ko na pala. While waiting for ano sa breadfruit na nilaga namin, ay maghihiwa na kami para sa aming mga candy. Actually, nakahiwa na kami start ito. Ganito siya pag-slice. Maliliit kasi ifa-fry lang ito diretso ni mama, no? And then put some sugar. So, no need na pala siya ibilad ng araw. You just have to fry para magiging crispy type siya. Kaya manipis yung paghiwa nyo para ganun. Diba? So, ganito siya. Ayan. Super nipis. Kasi ito kasi yung tinatry namin nung namatay si Papa, yung mga relatives namin galing sa Cudjamano, Madrid de Hoz, nagdala sila ng maraming ganito. So yan yung ginawa namin pang snacks. So ito maglalast siya for how many days, kasi para siyang candy man, banana chips type, kahit hindi siya binilad, parang banana chips type. So magtatagal siya ng ilang araw or even weeks na hindi siya napapanis or hindi siya ano, nasisira. So mas masarap to compared dun sa ginataang ano breadfruit or ginataang kulo. So madali lang siya, mga 2 days lang ata or 3 days ganoon. So kaya ito maghihiwa na kami tuloy, ay we're going to continue hiwa this one para sa aming candy breadfruit. So this is super yummy. So dapat manipis daw para super sarap, para mas easy ang pag-crispy niya man, no? Mas easy. Hindi yung... Dapat mahaba-haba palang pangkuha mo ng subo. Subo in our dialect. Subo, ma? Subok. Subok, de. Pinagsubok in Tagalog. Subok. Anong subog sa Tagalog? Subok ng tadhana. Maganon. So ganito siya, maghiwa ka ng mga ganito for your bread crumbs, charot. Breadfruit candy. Breadfruit crackers pala. Candy naman. Dapat half. Uy, masad na. So kanya makapal pa. So dapat manipis and then maiksi. Tama ba yung term? Ayan na.
So, dahan-dahan lang sa paghiwa, baka mahiwa yung daliri nyo. Dapat manipis. Eh, tinignan ko na ito, ma. Gitan, ano na ako? Wala pa ganyan bukal. Kasi namatay yung apoy. So, mas maganda talaga siya na iluto niyo siya sa kahoy compare sa lutong stove or mga ganun. Especially, kahit mga ulam, mas masarap siya pa ganun. So, ayan na. Ipapakita namin in our next vlog for this one. For today's vlog is just a preparation for what are we gonna prepare for the Holy Week. Holy Thursday and Good Friday. Ayan, para ito sa handaan namin para bukas. So, baka mag-prepare din kami ng binignit, mga ganun. Kasi yan yung uso for Holy Week na mga handaan. So, ngayon, for a change, kasi hindi namin to, for a longer time, hindi namin to na gawa yung kulo. Kasi hindi nga kami makabili agad dito sa highway or sa kung may tabo saan dito sa amin. Ha? Oo. So, ayan. Continue ko lang itong paghiwa while waiting dun sa niluto na namin. Ayan, so, by the way mga stories, please don't forget to subscribe and click the notification bell to be updated with all our videos. So, ayan, papakita namin in our next vlog. Please subscribe para click the notification bell para updated kayo sa next namin na vlog. Kasi upload namin next kung ano na yung naluto or na-prepare namin for this breadfruit. So, the nilag ay ginataan at yung cracker. Breadfruit cracker. So, see you again next time. So, please support us all the way. So, try this one at home. Kung meron kayong nakitang ganitong fruit, hindi nyo alam na pwede pala makain or pwede pala siyang lutuin. Or wala kayong alam kung paano siya lutuin. So, try this kind of recipe. So, a cracker type and a ginataan. So, see you again next time mga ka-stories. Tatapusin ko lang to and then see you on our next vlog. Bye! So, here's the first batch of the breadfruit na tapos ng nilaga. Ayan. So, ayan. So, meron pang second batch. Thank you.